Nakikita mo na ba ng madalas ang sequence ng mga numero na ito, ka-Laurel? Sa video na ito, ikaw ay aming bibigyan ng kumpletong gabay patungkol sa mga kahulugan at mga bagay na dapat mong gawin kapag nakikita mo na ang 1111 o ang 111. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Ang ilan ay may paniniwala na kung nakikita mo na ang 1111, ito ay pahiwatig na ang mga anghel na iyong bantay ay nandiyan lamang sa malapit. Nandiyan sila upang ingatan, iparamdam ang kanilang pag-ibig at para protektahan ka. Gusto ka lamang din nila na bigyan ng kalinawan, ng isipan tungkol sa mga bagay-bagay at gabayan ka. Kaya kung ikaw ay nakakakita ng 1111, ay magtiwala lamang na ito ay isang mensahe mula sa iyong Anghel de la Guardia para sa iyo. Tuklasin mo lamang ang mas malalim na kahulugan pa nito. Ang 1111 ay numero ng mga dakilang maestro na bumaba sa kalupaan at nagkaroon ng napakalaking impact sa sangkatauhan gaya nila Gautama Buddha at ang Panginoong Jesus. Ikaw ay pinaaalalahanan na isa kang likas na may malinis na budhi. Ikaw ay naparito sa ibabaw ng lupa upang mas mapaganda pa ang daigdig para sa mga susunod pang henerasyon. Ikaw ay may kakayahan na magdulot ng magagandang pagbabago sa buhay ng iba. Ang mundo ay lubos na nagpapasalamat dahil nandiyan ka. Kada taon, simula Enero 11 hanggang Nobyembre 11, ikaw ay kasalukuyang dumadaan sa mga buwan na tinatawag na Divine Trinity. Ikaw ay magkakaroon ng oportunidad upang mamulat at yakapin ang sarili mong Divine Light. Importante na maunawaan mo na may marami pang kadahilanan at kahulugan ang madalas na pagkakita mo ng 1111. Lubhang mahalaga ang pagpansin at pagtuklas sa kung ano nga ba ang gustong ipahiwatig sa iyo ng universe sa pamamagitan ng mga numerong ito. Kaya naman, naririto ang kompletong gabay para sa iyo. Una, pansinin ang iyong mga iniisip dahil ang pintuan ng malalaking oportunidad ay magbubukas na para sa iyo. Sinasabi na kung ano man ang bagay na masidhing pinagtutuunan ng iyong enerhiya at isipan ay ang siyang magkakatotoo, magaganap o magmamanifesto sa iyong buhay. Ito ay mabilis na mangyayari. Kaya kung ikaw man ay nagkakaroon ng magandang pakiramdam patungkol sa mga bagay na tumatakbo sa iyong isipan, maging panatag, ito ay siguradong magkakatotoo. Ang mga ito ay ang siyang mga bagay na ipinaparating mo sa universe. Alalahanin na kaya mo ulit na mag-focus sa mga positibong bagay sa kabila ng mga bagay na nag-trigger o pumupukaw sa iyo upang mag-isip ng pangit. Alalahanin na kung ano man ang iyong isipin sa panahong madalas mong makita ang 1111, ito ay mabilis na magkakatotoo. Ang katuparan ng anumang nais mo sa buhay ay magaganap ng singbilis ng daloy ng liwanag sa panahong ito. Kaya mabilis magaganap anuman ang iyong naiisip, pangit man o maganda. Humingi ng gabay mula sa Diyos Ama at iyong mga anghel de la Guardia at nang sa gayon ay matulungan kanila para maiwasan mo ang mag-isip ng mga bagay na hindi maganda. Huwag din kakalimutan na sa panahong ito, maging bukas ang mga palad para sa mga malalaking biyaya na paparating. Ikaw ang magiging sentro ng mga biyayang paparating. Ang universe ay kasalukuyang inaayos na ang mga karanasan at ang mga tao na dadating sa iyong buhay. Nang sa gayon, ikaw ay magtagumpay. Pangalawa,
ang 11-11 ay nagpapahiwatig na ang lahat sa iyong buhay ay resulta ng kung anuman ang iyong iniisip at nararamdaman. Ang lahat ng mga bagay at pangyayari sa iyong buhay ngayon ay resulta lamang ng kung ano ang iyong iniisip at ng iyong emosyon. Kung ano man ang iyong iniisip, ito man ay nakaraan na, kasalukuyang nangyayari. At kung ito ay mangyayari pa, ay iisa lamang ang nagiging epekto nito. Ikaw ay lumilikha ng enerhiya sa pamamagitan ng iyong iniisip. Ang enerhiya naman ay lumilikha ng vibration. At ang vibration na ito ay ang siyang umaakit sa kaparehang vibration at ito ay pwedeng mababa o mataas. Sa ibang pagpapaliwanag, kung anuman ang iyong iniisip, ganap nang nangyari man ito o mangyayari pa, ito ay ang siyang bagay na lumilikha ng vibration, na siyang umaakit o humahatak sa mga bagay na may ganito ding vibration, gaya ng mga pangyayari, tao at mga karanasan. Kaya kung ang 11-11 man ay biglang lumitaw at nakita mo, ito ay nagsasabing anumang bagay na pagtutuunan ng iyong isipan ay ang siyang magaganap talaga sa iyong buhay. Alalahanin na ang iyong iniisip sa bawat sandali ay isa na ding affirmation. Kaya naman ay napaka-importante talaga na alisin ang mga negatibong bagay sa iyong isipan. Palitan lamang ito ng mga positibong bagay sa punto o panahong nagpapakita ito sa iyo. Pangatlo, ang mga namayapa mo ng mahal sa buhay ay may mensahe para sa iyo ngayon. Bukod sa ito ay mensahe para sa iyo ng mga anghel de la guardia mo. Ito din ay pahiwatig na may gustong ipabatid sa iyo ang mga namayapa mo ng mahal sa buhay. Sila ay sinusubukan na makausap ka at sila ay may maraming paraan. At ang pinakamadaling paraan nga ay sa pamamagitan ng mga numero. Maaaring ang 11-11 ay may kinalaman sa kanilang birthday, anniversary o importanteng araw. Sila ay nagsasabing sila ay kasalukuyang nasa maayos na kalagayan. Minsan, sila naman ay nais na magsabi sa iyo na gusto kanilang tulungan sa problema mo ngayon. I-comfort ka o di naman kaya ay sabihin sa iyo na sila ay kasama mo. Gaano man kalayo ang pakiramdam mo mula sa kanila, magtiwala lamang na sila ay nandiyan upang bantayan ka. Huwag ding kakalimutan na kung makikita mo ito, ikaw ay nasa presensya ng kapayapaan. Pang-apat, ikaw ay nasa landas patungo sa tunay na pagkilala ng iyong sarili. Kung iyong pagmamasdan ang 11-11 ay parang isang column o rehas ng gate na bukas, ito ay pagpapahiwatig na makikilala mo na nang mas malalim pa ang iyong sarili, ang iyong mga tunay na kakayanan at talento at ang tunay na layunin mo sa buhay. Makakamit mo sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa ibang tao. Ikaw ay muling mamumulat sa katotohanan kung sino ka nga ba talaga at kung ano ang tunay na layunin mo para sa iyong sarili at para sa ibang tao. Panglima, ang 11-11 ay hudyat ng divine intervention. Makikisali ang kalangitan sa puntong ito. Isipin na ang iyong mga kahilingan. Ito ay dapat na makakabuti sa iyo at para sa iba. Humiling ng mga bagay hindi lamang para sa sarili, kundi para na din sa kapakanan at ikabubuti ng iba. Ano ang dapat mong gawin kapag nakakakita ka ng 11-11? Ang kabuuang kahulugan nito ay kaya mo nang magmanifesto anumang bagay ang nais ng iyong puso. Siguraduhin na ito ay makakabuti at malinis. Alalahanin na ang iyong mga iniisip ay enerhiya
na lumilikha ng vibration at inaakit nito ang kaparehang vibration, mababa man ito o mataas. Kung ano man tayo ngayon, ito ay resulta ng kung ano man ang naging desisyon natin sa buhay. This is Irv Fidel Rosario. Thank you for watching.